At dahil mas pinili ni Bongbong Marcos ang magluto ng pakbet kasama si Corina Sanchez kesa makasama ang ibang presidential candidate, ay naakalain mo yun? Naisipan pa nilang gawan ng isang magandang promotion si Bongbong Marcos sa sobrang inis ng kalaban ni Bongbong Marcos? Ay nakakaisip sila ng magandang paraan para i-promote si Bongbong Marcos. Pait ng kape ni Lenlen. So, inedit nga po nila yung picture ni Bongbong Marcos, ginawang gasoline boy, worker ng convenience store, 7-Eleven, sa fast food, at sa LBC. Akala ata nitong mga mapapait na to ay ikapababa ni Bongbong Marcos yung mga ganyang trabaho. Hello? Marangal pong trabaho yan. At yan po ang trabaho ng mga Pilipinong nasa laylayan. At disente yan. Disenteng trabaho yan. At alam mo ba, sa ginawa mo na yan, pinaganda mo lalo yung background ni Bongbong Marcos. Dahil, pag si Bongbong Marcos ang nanalo, bababa po ang gasolina at tataas ang sahod ng mga worker at yung mga maliit na negosyo, magkakaroon ng magandang puhunan. Magkakaroon ng mga dagdag benefit ang ating mga nasa laylayan ng bayan. So, sa nag-edit nito, shout out sa'yo. Yung pilit mong sinisira, pero hindi masira, bagkos, pinapaganda mo palalo yung record ni Bongbong Marcos. Ang hirap, no? Hirap na ba kayo? Hirap na ba kayo na papaano ba sisirain ng isang Marcos? Akalain mo yun? Almost 30 years nang sinisira, pero hanggang ngayon, palakas ng palakas. At kaming mga Marcos loyalists, paganda ng paganda, kasi ilang tulog na lang, ilang buwan na lang, may Marcos nang babalik sa Malacanang. At makukuha na ng katarungan ng mga Marcos na naipagkait sa kanila. At alam mo ba para sa amin sino si Bongbong Marcos? Si BBM ang king namin, no? Kaya kayong mga may cancel culture, pikit na lang. Muli, Marcos pa rin. Stay fresh!